Humihingal akong sumalampak sa malalaking puwang ng mga ugat ng baleteng sali-saliwa. Nanlalabo ang mga mata ko, nanginginig ang mga dugo ang kamay, na unti-unting humihilom, gawa ng mga asin na pumuputok na walang pagdadalawang isip kundi nakot kanina. Ang bigat ng damdamin ko. Busog ang sikmura ngunit nininikip ang aking dibdib. Hindi maalis sa isip ko ang mukha ng kambal kahit ng lalaking puros kanina. Nakapatay na naman ako ng inosente. Bagamat nabawasan at alam kong hindi na sila mabubuhay, namumuhi pa rin ako kay Lorena. Sana'y lumubog sila sa pinakamainit na parte ng impyernong kinasasatlakan na nila ngayon. Muling gumuhit ang mukha ng tatlong puros. Alam kong kahit hindi ko sila patayin, hindi rin magiging mabuti ang mabuhay sila. Walang gamot ang ginawang pagtatanggal ni Lorena ng katinuan sa tatlo. Sa oras na tuluyang maging blanco na ang mga balintataw nila, wala na ring balikan iyon. Ngunit tuwing sasalubungin ako ng mga balintataw, ng mga tao, o aswang na inosenteng nadadamay lang sa problemang ginawa nila Lorena, tila naman ako sinisipa sa dibdib, paulit-ulit, na nagre-resulta ng kalungkutang laging naaalala ko at nararamdaman tuwing kumikitil ako ng buhay. Hindi ko ginusto, hiningi lang ng pagkakataon. Ngunit marahil, ginagawa ko lang ring dahilan iyon upang magpatuloy. Pumapatay pa rin ako, inosente o hindi. Hugas kamay. Kung maaari lang bumalik sa dati. Muling binigyan ko ng layang ilabas ang sama ng loob na naipon. Lahat ng naisisihin. Hugas kamay muli. Mga komplikasyon. Lahat na. Binuhos ko muli sa pag-iyak. Tapos na. Alam ko. Ngunit bakit kulang? Patay na sila. Inuud na ang tirang labi. Ngunit ako, na naiwan, may mga sugat na tila. Hindi na ata maghihilom kahit kailan. Nagahalo ang dalawang klase ng temperatura sa aking balat nang maalimpungatan ako. 10 hakbang mula sa akin, may bonfire. Kunot noo akong tumindig. Nakatanghod roon ang babaeng puros, prenteng nakaupo. Halatang marami rin siyang iniisip. Saglit tumuon ang mata nitong ginto sa akin bago tipid ng umiti. Nakita ko pa sa gilid ng kanyang kanang pisngi ang ilang maliliit na tilamsik ng natuyong dugo. Di kalayuan sa kanya, may ilang balahibo ng manok ang naipon. Pinagpag nito ang isang pwesto sa tagiliran niya at niyaya akong umupo. Nagtataka man, sumunod ako. Tinuon ko rin ang mga mata sa apoy at sabay pa kaming bumuntong hininga. Siya na nga pala. Maiksing wika nito na hindi tinatanggal ang mga mata sa apoy. Hindi ako sumagot. Sinasanay ko pa ang ilong sa kanyang mabangong samyo. Busog ako. Paulit-ulit kong pinapaalala sa sarili. Ikaw si Ara. Wika niya maya-maya. Sigurado, walang bahid ng tanong. Isang tango lang ang sinagot ko. Narinig kita minsan nang maabutan kong nag-uusap si Dion at Lorena. Paliwanag nito. Pinili kong hindi pa rin sumagot. Ito marahil ang dahilan sa likod ng mga titig niyang parang hindi na bago kung ako ay tapunan. Na parang may alam siya tungkol sa akin. Inaasahan kong mapapagod siyang magsalita, lalo at hindi ako sumasagot. O hindi naman kaya, tungkol kila Lorena at sa buhay niya ang paksang ilalahad habang pinapanood namin ng pagsayaw ng apoy. Nagsalita ito muli. Sabi ng lumikha sa amin, may kakayahang sumilip sa hinaharap ang mga puros. Ngunit pili lang. Ang malalaman niya, ilang mahalagang pangyayari sa aming buhay at sa mga taong magiging parte nito. Pumikit ako. Pinatong ang baba sa tuhod at niyakap. Mainit ang apoy. Tinitimpla ang lamig ng Disyembre.
Nakita kita, Ara. Saka lang ako dumilat at tumingin sa kanya. Sinalubong ako ng gintong pares ng mga mata. Hindi ka pa uuwi. Isang buwan pa. Nakikita kitang tinatahak ang madilim at mahanging sulok ng kasukalan. Mga kawayan. Isla. Ginagamot ang pusong kinu-question ang tadhanang hindi papabor sa'yo. Pahapyaw niyang bigay ng impormasyon. Agad kong naintindihan ngunit sa pagkakataong ito, tuluyang nadurog ang puso ko. Kung ganoon, hindi ko pala maaangkin habang buhay ang mga matang tumatawa. Wala bang paraan para paguhin ko ang hinaharap? Tanong ko. Sige, Ara, ipilit mo. Desperado na talaga ako. Bumuntong hininga si Shena. Maaari mong subukan, ngunit may mga bagay na solido. May mga bagay na nakaukit na sa bato. Sagot niya. Babasagin ko yung bato. Pilit ko pa. Hindi sigurado ang bukas pero sabi nga nila, minsan lang tayong mabubuhay sa mundong ito. Bakit hindi natin gawin ang mga bagay na makapagpapaligaya sa atin? Ani Shena. Pumikit ako. Bahala na. Tatlo tayong nakikita ko sa hinaharap na madalas magkita. Magiging matalik tayong magkaibigan, Ara. Uwi ka pa niya. Hindi ko na pinagtaka iyon. Sa sandaling magkatabi lang kami ngunit palagay na ang loob ko sa kanya. Maaari mo bang ikwento kung paano kayo nakuha ni Lorena? Tanong ko upang iwaksi ang mga matang tumatawa sa aking isipan. Upang maibaling sa iba ang sakit na nararamdaman. Nung umakyat ako sa Baguio, alam kong may sitwasyon o pangyayaring aking masusumpungan na hindi ko agad-agad matatanggap. Alam ko na, may sapantahan na ako eh. In denial lang talaga ako. At ito na ata talaga yon. Nakita kong saglit lumungkot ang mga mata ni Shena bago tumalim. Ito naman ang pumikit. Ako ang tao noon sa mini grocery ni Tita. Katulong niya ako eh. Dumating si Lorena isang araw. Nagpakilalang recruiter daw siya para mag-ibang bansa. Tinanong si Tita kung interesado daw akong ipasok. Nung una ayaw ni Tita. Malaki yung pakinabang niya sa akin kasi. Kaso sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, nakita ko na lang na nag-aabutan ni sila ng pera. Binenta ako. Literal. Kumuyom ang mga palad kong nakayakap sa binte. Ngunit wala akong sinabi. Nagpatuloy si Shena. Namalayan ko na lang, nakasakay na ako sa sasakyan. Tinted yung bintana. Mula Caloocan, umaakyat na pala kami ng Baguio. Naabutan ko sa isang kwarto yung kambal. Tapos yung mga kinakain namin, hindi ko alam. Pero parang may hinahalo silang gamot. Kasi parang nawawala kami sa sarili. Malabo na yung mga sumusunod na eksena. At saka parang tumatalon yung mga araw. At hindi na namin namamalayan. Tingin ko dinodroga kami. Lalo na ako. Kasi ilang beses na nila akong nahuhuling patakas. May kakayahan kasi kung mandistrong ka ng mga padlock. Hindi ko alam, basta kaya kong sirain lahat ng mga barikada na nagkukulong sa akin. Parang ganun. Isang araw narinig kong nag-uusap si Dion at Lorena. Si Dion, matino pa siya eh. Kaso nung huling tatlong araw, nagbago siya. Nag-iba yung kulay ng mga mata niya. Naging ganto, turo nito sa gintong balintataw. Tapos, hindi na siya mabait pagkatapos nun. Nagbago siya. Nakita kong dinadasalan siya isang araw. Yung gintong mata niya naging itim. Naging blanco. Tapos hindi na niya kami pinapakinggan. Parang kay Lorena na lang siya dumidepende.
Parang nawalan siya ng sariling pag-iisip. Yung kambal naman ang sinunod niya, pinainom ng alak na may halong dugo. Tapos nung nakita ko na, ginto na rin yung mga mata nila at kalaunan din ang sala na rin. Ako ang sinunod kaso nung maging puros na ako, nagawa kong tumalilis bago pa ako madasalan. Nagawa ko makatakas. Pagtatapos ni Shena. Sino yung nanghawa ng pagkapuros? Hindi ko maiwasan tanong. Saglit kumunot ang noon ni Shena. Nagpaliwanag ako. Para maging puros, kailangan makainom ng dugo nila. Apat lang kayong puros rito sa Baguio. Sigurado ako ron. Kasi tuwing ikalawang gabi, umiikot ako sa mga hangganan ng syudad na to. Isang puros lang ang una kong naamoy. Walang umalis, walang dumating. Wika ko. Ang alam ko, si Dion ang nanghawa sa amin. Si Lorena naman ang humawa sa kanya. Sagot nito. Umiling ako. Ibang lahi ang kinabibilangan ni Lorena. Natawa si Shena. Kaya pala ibang amoy niya sa amin. Amoy burak, baho. Natatawang wika nito na bahagya pang hinurot ang ilong. Hinintay ko muling magpatuloy si Shena. May bote siyang dala isang araw. Alam ko, galing siyang Cordillera nun. Maya-maya ay naalalang wika nito. Kung ganun, saan kinuha ni Lorena ang dugong iyon? Maglalakbay pa sana ang isip ko ngunit tumindig si Shena. Susunugin ko yung mansyon. Tanging wika nito. Tahimik namin pinapanood ni Shena ang nasusunog na mansyon. Mula sa malayo, nag-umpisa ng makaakit iyon ng pansin. Ngunit alam namin na kung sakaling may dumating na bumberong siyang aapula ng apoy, ay wala na halos maisasalpang gamit. Maaabo lahat, maging ang mga alaala. Mga alaalang nais ng kalimutan ni Shena. Binalik ko ang mata sa kanya. Anong balak mo ngayon? Tanong ko. Nais kong ialok sana ang aming tahanan kung sakali. Mas magiging malinaw sa kanya ang bagong katauhan niya. Kung makakausap niya, sila lola at ina. Mula sa pagkakatitig sa mansyong tinutupok ng apoy, ay lumipat ang gininto ang mata niya sa akin. Ang kagandahan sa pagiging puros, nasisilip ko ang ilang bagay na magaganap. May nakikita akong ilang tagpo na kasama ko ang lola mo at mga magulang. Wika nito, nakinabigla ko pa rin. Interesante. Napatungo si Shena bago nakita kong namula ang mga pisngi. Isa pa, may nakikita rin akong malarosas na kulay na labing sensual. Ngunit hindi ko pa makita ng malinaw ang buong mukha. Mga labing magpapainit sa aking mga gabi habang buhay. Hindi ko maiwasang mangiti. May kainitan na rin pala siya sa katawan. Sa bagay natural yun. Ang problema lang kasi kapag babae at tapat sa nararamdaman sa katawan, mahalay na agad sa isip ng ibang tao. Napaka-unfair minsan. Kapag lalaki, okay lang. Kapag ang babae, mahilig agad. Isa yan sa mga kinakainisan ko madalas. Mahirap maging totoo sa sarili kapag maraming humuhusga. Saglit kong naalala ang nanguuring titig sa akin dati ng nanay ni Sean na agad kong iwinaksi sa isip. Dahil iba na ang katauhan, minabuti ni Shena na ituloy-tuloy ang pagbabago. Hindi niya ninais bumalik sa pinanggalingan. Hindi maganda ang dating buhay niya. Noon pa niya nais tumakas ngunit nakakulong siya sa utang na loob. Tingin ko, sa sitwasyong ito, si Shena ang nakabukas ang bawat bisig na tinanggap ang pagiging puros. Ako at si Sabina kasi, napilitan lang talaga. Hindi ko maiwasang mananghili sa pagiging positibo niya.
Kinuha ko mula sa bulsa ang telepono. Tumawag kay Lola na alam kong may maitutulong na malaki sa bago kong kaibigan. Umupa si Shena ng isang bahay na hindi ganun kalaki at malapit sa kasukalan. Mainam iyon upang madali ang pangangaso. Sa tulong ni Lola, nakapagbigay ng bagong papeles bilang bagong pagkakakilanlan si Shena. Christine Rubio siya dati. Nang dumating ang bago niyang birth certificate, Shena Gonzalez na siya. Wala pa siyang masyadong balak sa hinaharap ngunit napaka-positibo ni Shena na hiniling kong sana ay ganun rin ako. Ngunit hindi. Ramdam ko ang nagahalong damdamin at gutom sa loob ko. Ngunit kaya ko naman. Sanay na ako. Mas gusto ko itong isipin kaysa damdamin ang nilatag ni Shena na hinaharap ko. Lumipas ang isang linggo. Galing sa pangangaso, tahimik kaming naglalakad ni Shena isang dapit hapon. Madalas akong mangaso upang tumigil ang pagrereklamo ng halimaw sa aking tiyan. Tahimik kami ngunit biglang humampas ang matamis na samyo ng hangin sa gawi namin. Natigil siya sa paghakbang, gayon din ako. Iisang direksyong tumapo ng aming atensyon, pahilaga. Kung saan maraming kabahayan at ilang komersyal na gusali. Narinig namin parehas ang pagkalam ng aming mga sikmura kahit kakatapos pa lang namin kumain. Isang samyo na mahirap tanggihan kung unang beses pa lang malalanghap ng isang aswang. Presa. Taong may dugo na samyong presa. Akmang hahawakan ko ang isang braso ni Shena upang pigilan ito ngunit mabilis siyang nawala sa aking paningin. Naiiling na sumunod na lang ako. Ito ang unang beses ni Shena makaamoy ng dugong presa kaya naiintindihan ko kung hindi niya mapigilan ang sarili. Maging ako ay hindi ko makalimutan ang unang beses kong naranasan. Muling gumuhit sa aking isipan ang mukha ng dalagingding. Marahas kong pinilig ang ulo at lalong binilisan ang pagtakbo. Naabutan ko si Shena na nakatayo sa labas ng isang convenience store. Tuluyang lumatag ang dilim na naipagpasalamat ko. Kapwa kasi kami walang sapin sa paa. Isang kakatuwang bagay para sa mga taong makakakita sa amin kung sakasakali. Saglit akong napadda sa kanyang itsura nang makalapit ako. Hindi na kumakalam ang kanyang tiyan, ngunit ang puso niya ay mabilis ang pagrigo doon. Kunot noong sinilip ko ang mukha niya. Tulala siya, blanco ang mga mata na nakatunghay sa lalaking bumibili ng inumin mula sa loob. Okay ka lang? Tanong ko nang mahamig niya ang sarili at muling bumalik sa pagiging ginto ang kanyang balintataw. Ara, tangi niyang nasabi sa akin nang ilipat niya saglit ang nagniningning na gininto ang mata sa mukha ko. Bago niya muli tinuon iyon sa lalaking nasa limang talampakan at apat na pie ang taas. Katamtamang pangangatawan, nakaupisi ng gayak, may malaking shoulder bag at kasalukuyang iniistima ng tao sa counter. Nang humarap ito, ay una kong nasilayan ang kulay pink at sensual na mga labi. Binagaya ng ilong na matangos, mga matang kahit pagod at nanlalalim ay napapaligiran ng malalantik na pilik. May itsura ang lalaki. Agad kong nasakyan ang lahat. Tila ba tutang nahiya, nagtago si Shena sa likod ko at hinatak ako sa pinakamadilim na bahagi nang tuluyang lumabas ang lalaki. Tumingin muna ito sa langit at bumuntong hininga bago naglakad palayo. Hindi ko maiwasang matawa ng mahina. Maligaya ako para sa'yo, tangi kong nasabi. Siya yun, tipid nitong wika na tila wala sa sarili. Teka, lilinawin ko, jojowain o kakainin? Biro ko na
kinabalik niya sa kasalukuyan. Chuchuwain at kakainin araw-araw sa kanya. Natawa kami parehas. Madaling araw na nang pinasya kong gumayak. Bumukas ang pinto at humalimuyak ang samyo ng banilya. Si Shena, nagaling pa sa pagmamanman ng lihim sa lalaking alam ko rin na mamahalin niya ng lubos balang araw. Sigurado ka na ba? Tanong niya. Tungo ang tinugon ko. Maaari mo bang silipin si Sabina paminsan-minsan? Para lang sigurado ako. Ang alam ko, bumaba na siya ng Baguio. Nasa boundary ata siya ng Taytay at Antipolo. Pakiusap ko kay Shena na ginantihan niya ng matamis ng ngiti. Nailahad ko na sa kanya ang tungkol kay Sabina. Bagamat hindi pa sila nagtatagpo, alam kong magkakasundo rin sila sapagkat nabanggit niya rin sa akin dati. Tatlo raw kaming magkakasama madalas sa hinaharap. Akong bahala, sagot nito. Paalis na ako nang bigyan ako ni Shena ng mabilis, ngunit mahigpit na yakap. Hindi ko maiwasang mangiti. Sa kabila ng pinaglalaban ng damdamin, gusto ko munang mapag-isa. Iba ang kalam ng sikmura ko. Hangad ko ang kaligayahan mo, Ara. Wika nito habang hinahatid ako sa boundary ng Baguio. Isang buntong hininga ang di ko maiwasang pakawalan bago mabilis na tumakbo. Walang lugar na nakapagkit sa isipan. Bahala na kung saan ako dalin ng mabibilis kong mga paa. Parang bumalik ako sa unang mga buwan ng paglalagalag. Ngunit ngayon, masasabi kong mas magaan. Ang tripling pagkagutom ko, ang problema ko lang. Kinuha ko na rin kasi ang pagiging yanggaw ni Shena upang mas madali siyang maka-adapt sa buhay na tatahakin. Kaya ko naman eh. Alam ko na kung paano imaniobra. Kailangan ko lang kalmahin lagi ang sarili. Wala nang mga bangungot. Wala nang trauma. Wala na ang mga hagikika nila Lorena. Ngunit, durug naman ang puso ko. Sapagkat pinamukha sa akin ni Lorena na hindi na ako matatanggap ni Sean. Kung sa ibang tao yun nagmula, mapapalagpas ko pa. Ngunit, pagaling pala sa taong bumaboy sa'yo, mahirap. Ang munting dingas ng depresyon at takot para sa nararamdaman ko ay muling nag-apoy. Si Sean ang isa sa mga kinapitan ko upang hindi bumitaw sa katinuan. Hindi ko naisip na maaaring maging ganto ang lahat, lalong bumagsak ang kumpiyansa ko sa sarili. Sinabi kasi ni Shena na hindi niya nakikita si Sean na kasama ko sa hinaharap, na kahit pilitin ko, hindi siya mapupunta sa akin. Bakit kasi nagbabago ang damdamin? Bakit kailangan magbago ng pag-ibig na walang maliw? Bakit kailangan lumipas ng lahat? Ilang kasukalan, gubat, mga matatarik na bundok ang narating rin nang tumatakas sa katotohanan kong mga paa. May ilang beses rin na halos nilibing ko ang sarili sa lupa. Natulog, na mahinga, ginawang manhid ang katawan upang makaalpas sandali sa pagkabigong nararanasan. Hindi ko na ata susubukan pang magmahal ng ganito. Ayoko na. Bahagya akong sinikipan ang suot na sombrero bago sinara ang gitnang zipper ng jacket kong suot. Malinis at may kakapalan ang suot kong pantalon. Pebrero na. Malamig pa rin ang hanging amihan. Mas malamig pa sa nagdaan Desyembre. Natagpuan ko ang sariling napadpad sa daungan ng mga bangka. Binangonan. Tinuon ko ang mata sa mga bangkang nakadaong. May ilang umaakyat na pasahero, pinupuno ang ilang bangkang nakahilera. Tinanaw ko ang islang tutunguhin ng mga bangkang iyon. Tapos ay tinapon ko ang paningin sa tubig. Hindi naman ata purong alat ito.
tubig tabang marahil. Bahagyang dumaan sa tungki ng ilong ko ang mahinang hanging galing sa isla. Mga kawayan, ilang puno. Malinis. Parang may kung ano sa islang iyon na hinahatak ako. Bilang lagalag, walang kaso kung saan mapadpad ang aking mga paa. Katulad ng dati, kung saan-saan ako napapadpad. Tulog sa umaga, nangangaso sa gabi. Muling kinakalma ang sarili. Pinag-aaralan ulit na sanayan ang loob sa presensya ng mga tao. Balik sa umpisa. Ngunit hindi na ako nangangapa. Alam ko na ang mga gawi. Kailangan ko lang mas bantayan ang pagkilos at pagpapasya. Malaking tulong ang kakayahan ni Aida na pagpuputol sa nararamdaman o anesthesia. Pagiging manhid. Kapag hindi ko na kaya ang matinding kalam ng sikmura, ay pinapatay ko ang pakiramdam ko sa katawan. Iba magdemandang halimaw at halos mabaliw ako tuwing sinasalungat siya ng unang buwang nagdaan. Yun nga lang, mas malakas kumonsumo ng enerhiya at napakabilis ko lalo magutom. At halos gabi-gabi na ako kumangaso. Pigil ko ang paglanghap sa paligid. Maraming tao ang naglisaw. Mga patungo rin ng iba sa kabilang isla. May ilan na nag-aangkat ng produkto at may ilang grupo ng mga hikers. Sa pakikinig ko kanina, aakyatin raw nila ang ilang bundok sa isla. Ang bundok ng susong dalaga. Nang tanawin ko gamit ang malinaw na mata ng kudayon ang bundok mula sa daungan, agad kong naintindihan kung bakit bundok ng susong dalaga ang binansag nilang pangalan rito. Kung paglalaruan kasi ang paningin, humuhugis ang mga bundok sa isang babaeng nakahiga. Ang pinakagitna ay tila ba dibdib ng dalaga. Nagmamalaki ang hugis. Naagaw ang pagkamangha ko nang sumingasing ang aking sikmura. Bahagya akong nag-alala. Sapagkat hindi ako nangaso kagabi. Kanina naman ay agad ako naghanap ng mabibila ng bagong kasuotan at lugar na maaaring maglinis ng katawan. Alas 7 pa lang ng umaga. Pinakiramdaman ko ang sarili. Kaya ko pa naman. Bago tinuon ang mata sa isla, ito ang pinakamalapit na kasukalan sa akin ngayon. Makakapangaso ko ron kung tatawid ako ngayon. Tila tinutudyo, may tumigil na babae tatlong hakbang mula sa pwestong aking kinakatayuan. Yung babae, may hawak na sanggol. Wala pa atang 3 buwan. Pumikit ako at lumunok. Kumikiliti sa tungki ng ilong ko ang mabangong samyo ng bata. Nagahalo ang mabangong hininga na may matamis na bahid ng gatas at hinog na samyo ng papaya, katulad sa nanay niya. Humikab ang sanggol at mariin kong pinikit ang mga talukap. Sumagitsit sa lalamunan ko ang samyo. Halos nalalasahan ko na sa aking dila. Lumunok ako at nagbilang ng 5 bago pa simpleng humakbang palayo. Lumapit di kalayuan sa mga banyera ng isda. Bahagya akong nakalma nang maamoy ang hindi ganon kapreskong lamang dagat. Natadtad ng maliliit na piraso ng yelo. Itatawid rin sa isla. Saglit kong naalala ang mga hinaharap na nabanggit ni Shena. Kawayan, isla. Napabuntong hininga ko. Mata mo! Wika ng babaeng iritado. Nakarinig ako ng palatak at mahinang pagtampal sa balat. Lahat na lang napapansin mo. Iritadong wika naman ng lalaki. Luwuluwa mata mo kasi, baka malaglag yan. Sagot muli ng babae. Galing lang sa gilid ko ang nagtatalong mga boses. 5 hakbang. Pasimple kong nilinga at nabistahan ang isang lalaking panayang sulyap sa direksyon ko. Kumunot ako ng noo. Katabi nito ang isang babaeng lukot ang muka at sa direksyon ko rin nakatingin. Isang buntong hininga ang pinakawalang ko. Bago ko
nilipat ang mga mata muli sa tubig. Sakay ka, Miss Beautiful! Tanong ng lalaking bangkero sa akin. Mula sa pagkakatingin ko sa isla, ay nilipat ko ang mga mata sa kanya. Nakasombrero itong buri na bahagyang sira ang bawat gilid. Kutim na sweatshirt na mainam upang ipanggalang sa brasong nasusunog sa sikat ng araw. Putol ang lumang pantalon hanggang tuhod ang haba. Nakatsinelas na tirador. May mukhang tipikal. Dumampi ng marahan ang samyo niya sa akin. Amoy guyabano. Pinigil kong pumikit at punuin ng mabango niyang samyo ang baga ko. Saglit kong binalik ang paningin sa isla. Kailangan kumain ako ngayon. Lumapit ako sa lalaking bangkero. Nabasa ko ang pangalan niya sa kanang bahagi ng suot na sweatshirt. Jetro. Napagtanto kong lahat ng bangkero ay ganun din ang gayak. May numero sa likod ng parte ng pangitaas na suot nila na tumutugma sa numero ng bangka na kanilang minaman ni Obra. Nag-i-special trip pa kayo? Tanong ko na kinakamot niya ng ulo. Miss Beautiful, medyo mahal eh. Alanganing wika nito. Tumangutango ako. Wala naman problema sa pera. Nagpadala sa akin ng baon muli si Lola. Dahil pinaalam kong extended ang paglalagalag ko. Walang problema kung ma... Naputo lang sasabihin ko na mag-akyata ng ilang taong pasahero sa bangka. Kanya-kanyang pwestuhan sila. Parehas kaming naumid ang dila ni Jetro. Nahiyang paalisin ang mga sumakay. Dalawang senior na babae. Dalawang dalagang birhen. Dalawang lalaking amoy pulbura ang dugo. At yung nanay na may sanggol na dala na iniwasan ko lang kani-kanina. Sorry Miss Beautiful. Isabay na lang natin. Nakapwesto na eh. Kakamot-kamot na wika ni Jetro. Gusto ko sanang magtanong kung may iba pa akong maaaring arkilahin upang makaiwas sa mga samyong didemonyo sa akin sa paglalakbay. Ngunit nang lingunin ko ang paligid, wala nang bangkang bakante. Lahat halos ay paandar na. Kinilig ang halimaw sa tiyan ko. Ako naman ay kinilabutan. Mahaba pa ang oras upang gumabi kung aatres ako ngayon upang magtago. Pinigil kong sapuhin ang tiyan nang bahagyang maghalukay iyon sa loob. Kung maghihintay pa ako ng bangka naman, makakasama ko ang ilang nasa daungan na nagaantay rin upang makasakay. Karamihan ay babae, may ilang birhen, at may mga buntis din. Lihim akong nairita sa sarili. Maraming matyagang naghahantay ng bangka tapos napakamakasarili ko naman kung uupa ako para sa sarili ko lang. Nang magtinginan ng mga nakasakay sa akin, ay agad na rin akong sumampa. Nahiya akong tumanggi kay Jetro na may ngiti sa akin na naghihintay. Gusto ko sanang special trip ako, hindi sa pag-iinarte kundi sa pag-iingat. 15 minutos rin ang pagtawid sa isla. Ang samyo lang ni Jetro sana ang pagdurusahan ko sa 15 minutos na iyon kung kamilangan laman ng bangkang demotor. Ngunit sinusubukan ako ng tadhana. Wala na akong ekstrang enerhiya upang magamit sa pampamanhid ng pakiramdam. Parang naiiyak ako sa takot na gumapang sa aking katawan. Hindi para sa akin, kundi para sa mga kasama ko. Umupo ako sa bandang likod, katabi si Jetro. Nang hatakin niya ang tila taling siyang bumuhay sa makina, ay huminga ako ng malalim. Umalingaw-ngaw ang malakas na tunog ng makina. Ito na. Nang mag-umpisang umusad ang bangka, kumuha ako ng makapal na bimpo at tinapik sa ilong at bibig. Tumalungko ako. 15 minutos na kalbaryo. Katulad ng natutunan ko, hindi ako dapat dumidepende sa aking mga kakayahan. Kailangan ko rin ito ang mag-umpisa sa una. Muling sanayin ang sarili sa samyo ng mga tao. Ngunit
Hindi naman sana ganito kaagad. Ilang buwan din ako sa hibernation mode. Agad-agad namang nanunubok ang may kapal. Pigil ang paghinga sa ilong, panayang lunok ko ng laway. Nang sabay-sabay akong hampasin ng samyo na nanggagaling sa katawan ng mga taong kasama ko sa bangka. Mali ang pwesto ko. Dapat nasa unahan akong bahagi upang ang samyo lang ng lawa at ang halaman ang tanging halos mahahagip ng matalas kong pang-amoy. Ngunit wala. Huli na. Napakatanga ko ngayon. Naiinis na napatingin ako sa mga kasama ko sa bangka. Magkatabi malapit sa amin ni Jethro ang dalawang lalaking may pulbura sa dugo. Sunod ang dalawang senior na babae. Sa gilid, ang dalawang dalagang birhen. Sa kabilang gilid naman ang mag-ina. Sampu kami sa bangka. Napatingin ako sa lawa. Malalayo ang pagitan namin sa ibang bangka na nakikisabay sa pagtawid. Muli kong tinuon ang mata sa mga kasama ko sa bangka. Lahat sila ay sa isla na tutunguhin namin nakatuon ng pansin. Hinagat ko ang pangibabang labi nang tuluyang magwala ang halimaw sa aking sikmura. Mabuti, may takip na bimpo ang bibig ko. Magkabilang gilid kasi ng aking labi ay tumatagas ang malapot na laway na siyang dahilan ng bimpong pantakip. Papikit na ako upang ituon ang konsentrasyon sa ibang bagay nang tapikin ako ng isang lalaking may hawak na tabo. Inaabot sa akin. Kunot ang noong kinuha ko iyon. Sinilip ko ang laman. May 20 pesos na perang papel. Marami. Agad kong nakuha ang ibig sabihin niyon. Bayad sa pamasahe. Dumukot ako mula sa bulsa ng jacket ng isang pirasong perang papel. Hindi ko na inalam kung magkano sapagkat alam kong 100 ang pinakamababang halaga na laman ng aking bulsa. Saglit iyong binilot gamit ang isang kamay at hinulog sa tabo. Inabot kay Jethro. May kinakalikot ito sa gilid niya na hindi ko na binigyan pa ng pansin. Napamura ako nang mahina nang umiyak ang sanggol na karga ng nanay nito. Ang hiningang galing sa munting bibig ng bata ay tila tablang humampas sa mukha ko. Kumuyom ang isa kong kamay. Kinagat ko ang dila. Nalasahan ko agad ang sariling dugo. Mariin kong pinikit ang mga talukap. Kalma, Ara. Tao sila. Hindi pagkain. Kalma, Ara. Pinilit kong isipin ang mga labi ni Sean. Walang epekto. Ang mukha ni inay at itay. Ang nakangising mukha ni Lola. Sila Sonia. Wala. Wala pa ring dating. Sa dobling gutom na nararamdaman ko. Napadilat ako ng mata. Nang ang isang babaeng dalaga ay tinanggal ang pagkakapanali sa buhok. Hinaya ang lumugay at tangayin ng hangin ang bawat hibla nito. Kung tila tablang sumampal sa akin ang mabangong samyo ng gatas na galing sa munting bibig ng sanggol, daig ko pa ang nabundol ng jeep sa naramdaman ngayon. Napakislot ako at lalong tumalungko. Dalawang kamay ng sapo ang bimpo at kinakalma ang sarili. Napakabango ng dalaga, ng dalawang dalagang birhen. Magkapatid sila sapagkat iisa ang matamis na samyong galing sa kanilang batang-batang katawan. Mansanas. Binubugbog ako ng mababangong samyo. Tinutudyo na patulan ko sila upang matigil ang pananakit nila sa aking matalas na pang-amoy. Wala akong pinagkaiba sa isang taong binuhay sa tinapay na walang lipadura, walang halong asukal, sadyang arena lang at pinilit maging tinapay. Pinilit mabuhay ng ganoon sa napakatagal na panahon. At ngayon ay tinutukso ng mabangong samyo ng bagong aning bigas. Pritong manok na punong-puno ng pampalasa. Nakahain na. Kakain na lang ako. Nagtawanan ang dalawang lalaking may halong pulbura sa dugo. Pinag-uusapan ng ilang paksa na galing sa cellphone na hawak ng isang lalaki.
matamis pa rin na atis at melon ang dating nila sa akin. Nagbunas ng pawis sanhi ng tirik na araw ang isang matanda na tila ba pinapaypay pa sa akin ng samyo na galing sa mainit niyang balat. Langka. Ang isang matanda na may dalang hita ang nasasagap kong samyo. Nakarinig ako ng mahinang pagsipsip. Umiinom ng gatas ang sanggol sa dibdib ng ina nito. Bahagyang tinakpan ng babae ang kalahating katawan ng dalang alampay. Ngunit ang samyong galing sa nalantad sa hanging dibdib ay isa pang sumampal sa akin. Hinog na papaya. At para palalong palalain ang sitwasyon ko, may ilang kalansing ng bakal ang tumunog bago impit na umangal si Jethro. May hinatak siyang kadena. Ang isang dulo ay may matalas na bahagi na sugatan ng kanyang palad. Umahon roon ang mainit, puro at matamis sa ilong kong samyo ng dugo. Putang ina. Mabilis kong sinagpang ang leeg ni Jethro. Hindi nito nagawang sumigaw. Lahat ng pasahero ay sa harap ang direksyon na katuon ang kanilang paningin. Dagdag pang maingay ang makina ng bangkang aming sinasakyan. Sunod kong sinabay ang dalawang lalaking. Alam kong sumisinghot ng puting bato. Magkabilang hinawakan ng mga bungo at mabilis kong pinihit. Agad silang nalagutan ng hininga. Sinunod ko ang dalawang senior. Ngunit bago pa bumagsak ang katawan nila sa pinakasahig ng bangka, ay humiyaw ang isang babae na agad ko rin pinatahimik. Sinagpang ko ang leeg. Humatak ng laman sa balikat. Nakarinig ako ng impit na hiyaw nang ituon ko ang mata sa natitirang pasahero ay nailing na lang ako. Nagsisiksikan sila sa pinakasulok ng bukana ng bangka. Takot na takot. Bumaba ang tingin ko sa sanggol na natutulog. Pinahaba ako ang mga kuko at ngumisi.